Hello mga kaputput ko, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Narito na naman po si Madam Putput ninyo na magbabahagi ng isang klaseng ritual pampaswerte pangkalahatan. Ang ibig ko pong sabihin sa pangkalahatan, kung meron po kayong negosyo na tindahan, grocery, o sari-sari store, kainan, gulayan, prutasan, isdaan, karnihan, o kung nag-online kayo o kaya nag-aahente kayo, pwede nyo po itong gawin. Pwede rin po natin gawin to sa loob ng ating tahanan para po maging magaan ang ating pananalapi. Yan po ang ibig sabihin nito. At magbibigay rin po ako ng numero na pwede nyo puntayan. Kayo na po ang bahalang pumili ng numero na gusto ninyo. Alagaan lang po ninyo na mga ilan araw, ah. Bago ko po ituro ang ritual, gusto ko pong ipaalala sa inyo, kailangan po ay think positive po tayo sa ating ginagawa at meron po tayong paniniwala. At samahan po natin ng taimtim na dasal ang ating gagawin. Ha? Ang kailangan lang po natin ay ito, baso na may tubig, at asin, at tatlong pirasong bawang na binalatan. Tatlong pirasong bawang na binalatan. Ang gagawin lang po natin ay ganito. Ang tubig na may baso po ay lalagyan po natin ng konting asin. Tansyahin lang po ninyo na hindi po masyadong maalat ang inyong tubig, no? Huwag niyo pong dadamihin ang paglagay po ng asin. At pagkatapos, isunod po natin ang tatlong pirasong bawang. Yan po. At magdasal po tayo ng taimtim. Hilingin po natin sa Panginoon na maging magaan ang ating pananalapi sa ating tahanan o kaya sa ating negosyo. Ha? Halimbawa, kung maglalagay po kayo sa inyong negosyo, sa inyong tindahan, ang gagawin lang po ninyo ay ilagay lang po ninyo ito sa tapat na inyong lalagyan ng pera. Itabi lang po ninyo doon. Yan. Kung sa loob naman, sa bahay naman po, ang gagawin ninyo, ilagay nyo po sa may tapat ng inyong pintuan, sa may altar. Kung wala po kayong altar o kung nangungupahan lang po kayo ng kwarto, pwede rin po. Ilagay lang po ninyo sa may ano ng lamisita ninyo na nakaharap sa may pinto po para po makalanghap siya ng ang bawang po makalanghap ng swerte, ipasok niya sa loob ng tahanan ninyo. Yan po ang ibig sabihin. At ang asin naman po ay para po pangharong sa mga bad energy para mahigop po niya ang mga bad energy sa loob ng ating tahanan o kaya sa loob ng ating tindahan. Yan po ah, sa ating pwesto, sa ating tindahan. Yan po. Tapos hintayin nyo lang po na magdahon po siya. Pag nagdahon po siya, tuloy-tuloy na maganda po ang dahon niya. Maaano nyo po yan, mararamdaman nyo, magiging mag-aanap po ang takbo ng inyong pananalapi. Yan po. Ngayon, kung nakita nyo po ang inyong baso na medyo malabo, palitan nyo po agad. Ha? Huwag nyo po nga hayaan na maging malabo ang tubig niya. Kailangan po palitan ninyo dahil ibig sabihin po niyan, ang bad energy po ay nahigop ng tubig na may asin. Yan po at inuulit ko, kung sa bahay po, ipopesto po natin yan sa loob ng sa harap ng pintuan. Kung may altar kayo, doon nyo po ilagay. Ha? Ngayon, kung papalitan naman po ninyo, titingnan nyo po yung dahon. Kung hindi na po siya maganda, pwede nyo po siya magpalitan. Ang gagawin lang po ninyo, ang tubig, itatapon nyo po sa may lababo, paagasan ninyo ng tubig. Ang bawang naman po, pwede nyo po yan itanim sa paso, ha? At ipwesto nyo po yan sa may pintuan ninyo para po makahigop po siya ng swerte, ng makahigop na swerte. Oo.
kamali na ko. Nakahimahigop niya ang swerte at ipasok sa loob ng tahanan natin. Yan po. Hmm? Dumulutan ng ulo ko dahil hapon na magpapakain pa ako ng manok. Yan po ah. At ang numero naman po, ilalagay ko lang po dito sa video. Kayo na po ang bahalang pumili sa numero na gusto ninyo. At marami pong salamat sa panonood ng video ito. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang bell button para po palagi kayong updated sa aking mga video. At paki-like and share lang po ng video nito para po marami po makapanood at marami tayong matulungan. Try nyo po para po malaman ninyo kung gaano kabisa po ang ritual nito. Marami salamat po uli sa inyong lahat. Good luck and God bless po sa inyong lahat. Tingnan nyo lang po ang numero na ilalagay ko dito. Bye-bye!